Sa bagong balita na ating nakalap, nakapasok na ang isang warship ng United Kingdom sa South China Sea sa kabila ng pagbabanta ng People's Republic of China laban sa nanghihimasok sa pinag-aagawang teritoryo. Ang nasabing vessel na unang nakapasok ay ang HMS Defender na isang Type 45 Air Defense Destroyer at parte ng Queen Elizabeth Carrier Strike Group. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito din ang mismong warship ng United Kingdom na pinaputukan ng Russian Air Force at Navy matapos itong pumasok malapit sa katubigan ng bansang Russia. Magsasagawa ang British warship ng Freedom of Navigation Operation sa South China Sea at sa West Philippine Sea bago ito magtungo sa bansang Japan. Samantalang ang mismong Queen Elizabeth Carrier Strike Group ay sa Agosto pa makakarating sa South China Sea dahil napasok ng virus ang aircraft carrier matapos itong mag-port call sa Cyprus sa Middle East. Nasa lagpas 100 crew ng HMS Queen Elizabeth ang tinamaan kaya naantala ang pagdating nito sa Japan. Nalagasan pa ang grupo ng isang Type 45 destroyer na HMS Diamond 2 linggo ang nakakaraan matapos pumalya ang isang gas turbine engine nito. Hindi naman naging malaking problema ang pagkawala ng HMS Diamond dahil pinunan ito ng USS The Sullivan's Destroyer at Everston Frigate ng Netherlands na pangunahing warships pagdating sa defense ng Carrier Strike Group. Nag-anunsyo din ang United Kingdom na magde-deploy ito ng permanenteng warship sa Indo-Pacific region bilang pagpapakita ng suporta sa Japan at Taiwan. Ang 2 warship na ito ay ang HMS Pei at HMS Tamar na 2 river-class offshore patrol vessel. Kapag nakarating na ang Queen Elizabeth Carrier Strike Group sa Japan, ay sasailalim muna ito sa quarantine bago ito sumabak sa military exercise kasama ang Estados Unidos, Japan, South Korea, France, New Zealand at bansang Australia at gaganapin ito sa Philippine Sea. Hindi naman ito ikinatuwa ng bansang China na pangunahing dahilan sa mga deployment na ito. Base sa statement ng Chinese Defense Spokesman, sinabi nito na hindi dapat maging lugar ang South China Sea para sa tagisan ng armas ng malalaking bansa. Hindi daw ang China ang dahilan ng militarization sa lugar, kundi ang mga bansang galing sa labas ng rehiyon na nagpapadala ng kanilang mga warships at naglalakbay ng ilang libong kilometro para lang magpakita ng lakas. Hindi rin daw magpapatinag ang Chinese military at gagawin nito ang lahat para mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Binatikos din nito ang United Kingdom at sinabing walang sapat na kakayahan pagdating sa totoong labanan. Hindi nga daw kayang makontrol ng Britanya ang virus sa kanilang barko kaya nagpapakita lamang ito na hindi sila handa pagdating sa totoong misyon. Ayon sa isang eksperto, kahit sabihin na hindi banta ang puwersa ng United Kingdom sa China, ay magiging malaki ang political influence nito sa mga Western countries. Ang pagdating ng Queen Elizabeth Carrier Strike Group ay nagsisimbolong imbitasyon sa iba pang mga kaalyadong bansa tulad ng Canada at iba pang NATO countries na magpadala din ng kanilang mga warships. Nagbanta naman ang China sa Japan ng isang nuclear strike kapag nakialam ang Japan sa gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Nangyari ang pagbabanta na ito matapos maglabas ng video ang isang channel na kontrolado ng Chinese Communist Party at may connection sa People's Liberation Army. Panoorin ang video. 我们在解放台湾时，如果日本胆敢武力干预，哪怕出动一兵一卒、一机一舰作战力量，我们不是对等还击，而是对日本全面开战，首战用核弹，连续用核弹。 直到日本第二次宣布无条件投降，我们打击的是日本的战争承受力。只要日本认识到承受不起战争的代价，就不敢贸然出兵台海。我国在。Lumabas ang video na ito
Matapos magsabi si Japanese Deputy Prime Minister Taro Aso na we must defend Taiwan under our alliance to the United States. Dagdag pa ni Japanese Defense Minister Yasuhide Nakayama na Japan and US must protect Taiwan as a democratic country. Ang mga statement na ito ay mukhang hindi nagustuhan ng China. Nagsabi si Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian na hindi nila papayagang may mga alam na bansa sa sigalot nila sa bansang Taiwan. Ang kinakatakutan ng Japan ay kapag bumagsak ang Taiwan ay susunod na ang Okinawa at uunti-untiin ang buong Japan. Ang nasabing video ay pinost din ng ibang Communist Party officials ngunit tinanggal matapos ito magkaroon ng milyong-milyong views at nakuha ang atensyon mula sa international community. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli!